Tigilin nyo nga yung batang yan. Kanina pa nagsasalita, wala namang kausap. Anak mo yan ah. Dapat ikaw nakakapagpatino dyan ate. Kaya nga sabi ko, patigilin nyo. Ano, hahayaan nyo siyang ganyan? Nakausap ka mo niya yung lolo niya? Nasa impyero na yung lolo niya. Dapat din niya na yung nakikilala. Ate, parang normal din naman sa bata yung parang kinakausap yung mga guardian angel nila. Hoy! Ayaw mo talagang tumigil ah. Ha? Pa? Ate, yung bata kasi. Ate. Ate, yung bata pa rin yun eh. Make story. Yung bata! Kaya lumalaki matigas ang ulo ng pamangkin nyo eh. Kasi ginaganyan nyo eh. Anak po pa rin yan. Ilan yung kalaro mo? Bakit di namin nakikita? Carlo, wala tayong ibang kasama dito. Okay? Ako, mami mo, tsaka si Ate Agnes mo. Apat lang tayo dito. Pausapin mo muna yan, Agnes. Halika na dito. Halika na dito. Punta na tayo dun sa terrace. Maglalaro tayo. Ate, hindi ka pa rin ba nakakalimot? Hindi mo pa rin ba napapatawad si tatay dahil sa ginawa niya? Kung ikaw ang nasa kalagayan ko ng mga panahong yun, sa tingin mo, mapapatawad mo siya? Are you scaring us? Lolo is almost 2 years dead na. How come na kausap mo siya? Why ate? Bakit hindi kami? Ba't hindi ako? Sorry for what? Kung ikaw ang nakahilata doon ng gabing yun, habang unti-unting winawasak yung pagkababae mo. Wala kang ibang choice kundi umiyak. Sa tingin mo, mapapatawad mo siya? Yung bata na yan ang dahilan kung bakit araw-araw na aalala ko lahat. Wala kayong karapatang diktahan ako kung anong dapat kong gawin sa hindi. Dahil una sa lahat, pinanood nyo lang ako habang ginagawa sa akin yun ang tatay. Samantalang ako, lahat ginagawa ko, protektahan ko lang kayo sa kanya. Masisisi nyo ba ako?